Hi guys! Magandang araw. Sa ngayon ay magsi-ships tour tayo. Dahil it's around 5 p.m. na at tapos na kami magtrabaho, pwede na tayo mag-vlog. And today, mauuna tayo pupunta sa forward ng vessel na tinatawag namin is proa. Tara! Hi guys! Ngayon, nandito na tayo sa forward ng barko. Dito tayo mauuna mag-ships tour. At saka, hindi man natin maikot lahat ngayon. But may i-share ko sa inyo. Nandito ako sa proa na tinatawag namin or forward part ng barko. Dito sa forward part ng barko is makikita nyo yung anchor chain. Kapag mag-anchor, dalawa yung ginagamit. Yung minsan port side, minsan starboard side. Depende na lang yan guys. Tsaka dito sa forward part, dito rin, may mooring rope din dito. Ayan, mooring rope. Yan. Kaya dito guys, makikita rin natin yung anchor ball. Yan. May anchor ball siya para malalaman if naka-anchor tayo. Ayan. Dito sa forward ng barko, meron din siyang air horn. Tutunog 'to kapag pipindutin. Yan. Ito yung view ng forward ng barko. Tara, iikot ko kayo. Yan. Ito siya yung control kapag mag-anchor ka or magamit ka ng mooring winch. Kapag mag-anchor ka naman guys, ito siya, i-engage mo, tsaka ito yung brake niya. Once naka-engage na yung ito guys, pwede mo na siyang magamit, mag-heave or slack. Ayan. Same lang sila niyan. I-engage mo siya, tatanggalin mo yung brake, tsaka pwede mo na gamitin to. Tsaka dito sa forward ng barko, makikita nyo rin yung ganda ng palibot nyo. Yun yung hagdan papuntang forward ng barko. Tsaka ngayon, itong makikita nyo is number one cargo hold. Ito yung hatch cover, yung takip ng bodega natin, tsaka ito yung cleats. Ito yung cleats, yung pang-lock sa cover, para kung mabagyo man o maalon, nakalock siya. Hindi siya mapasukan ng tubig tsaka gumalaw. Tsaka ito naman yung control. Hatch cover, control. Yan. Ilalagay mo lang ito dito, ibubuksan mo, or yan. Papasok mo yan dito guys. Kung magbubukas ka, pack. Kung mag-close ka naman, pababa. Depende sa barko nyo. Tsaka, syempre itatawag mo muna sa engine room na gagamit kayo ng hatch cover para ma-on yung power. At mamaya kadadaanan natin doon kung saan yung power. Pero sa bawat barko, iba-iba naman guys na mga procedures. Yan. Sa ngayon, hatch cover, hatch splits, number one cargo hold. Sa ngayon, dito sa barko ay, ito yung tinatawag nila na deck house. Sa deck house ay parang bodega. Diyan namin pinapasok yung mga gamit namin. Example. Example is yan. Tiran. Napasok namin yung mga gamit namin dyan. Yung mga, yan, cargo light yung tawag dyan. Ito naman yung hose para pang washing namin. Okay. Next is pupunta tayo sa dito sa barko is meron din kaming garbage room. Siyempre sabihin nyo, saan kaya nila tinatapon yung mga basura nila? Meron kaming garbage room guys. And siyempre doon namin tinatapon yung mga basura namin. Yan. Bubuksan natin yan. Garbage room. Dito sa garbage room ay dito namin iniipon yung basura namin. Ayan, dito sa mga sa loob nito. Ayan. Pagkatapos kapag after mapuno nito or hindi man mapuno, kung pwede na kami mag-dispose sa port ay ini-pick up yan sa ano, port facility na namin tinatapon yan.
Pero yung mga papel ay sinusunog sa incinerator. Ito naman siya ay tinatawag na hose box at fire hose. Ito, fire hose. Para in case of emergency, may sunog, magagamit namin to. At ikinakabit to siya, yung fire hose sa fire hydrant. Ito yung tinatawag na fire hydrant. Yan. Ikakabit mo lang yung fire hose dito at bubuksan mo lang to at magkakaroon na ng tubig. But first is call engine room muna na gagamit kayo ng seawater. Ngayon, ito ay tinatawag na mass house. Yan. Mass house. At ito ay natural ventilation ng hatch cover at kung mabiventilate ka, bubuksan mo para makasingaw yung hangin para hindi mag-moisture at masira yung kargada. Yan naman is mechanical ventilation. Kailangan mo siyang buksan sa taas at yung power na dun sa workshop namin. Yan. Ito natural, no need na ng power at ayun ay mechanical. Hi guys, dito sa barko ay meron din kaming tinatawag na workshop. Yung workshop is dyan yung makikita lahat ng mga gamit pang trabaho. Yan. Ito yung sa barko meron ding workshop. Yan. Mga martilyo. Yan. Kompleto yung gamit dito. Tsaka yung mga safety harness, safety equipment din. Gamitin mo pang trabaho. Nandito rin yan sa workshop. Tsaka ito rin yung power ng hatch cover. Yan. Yan. Tsaka dito sa barko, meron din paint store. Yan. Diyan nakalagay yung paint namin. Yan. Workshop tsaka paint store. Dito sa paint store is makita mo yung mga pintura. Yan. Tsaka may instruction din dyan kung saan mo gagamitin at kung anong pintura. Tip number 1, para wag magkamali, palagi magbasa kayo ng manual. Ha? Magbasa palagi para hindi kayo magkamali. O ano, sa mga paint store tayo, may workshop. Tsaka mamaya na tayo i-part 2 na natin yung tour sa loob. Dito ako ngayon sa portside gangway. Ito yung gangway dito dumadaan yung mga bisita natin, mga umakyat sa barko. Ayan, gangway. Kapag nasa port, binababa kung ano kayong side didikit is yan, gangway. Guys, nandito na tayo ngayon sa upside ng barko. Kanina nasa forward tayo is may nakita din kayong mga lubid. Ayan. But next time na naman tayo is sa atin na tayo busy dito. And dito sa barko is meron din tayong lifeboat and life raft. Lifeboat is primary equipment na ginagamit natin during abandoned ship. But pinaka-safe talaga is syempre yung barko natin. Yan. Okay guys, that's all for today na ship's tour. Siyempre, ito yung yung entrance o pagpapasok na ako sa loob. Ano pa ba yung hindi ko nasabi sa inyo? Yan. Meron tayong mga hatch cover. Bodega natin, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Napakita ko na sa inyo yung may garbage room din kami. May workshop din kami. May paint store. Yung laundry room namin is sirado pa ngayon because syempre ipapakita ko rin sa inyo yung dressing room. Doon yung mga crew nagbibihis. Ipapakita ko sa inyo. Pasok namin dito sa loob is makikita nyo yung we have also a laundry. Ito yung laundry room namin. Ito yung deck changing room. Pagpasok nyo dito is yan, tiyan. Every crew ay may kanya-kanyang locker. Dito mo ilalagay yung
mga damit mo. Ayan. Uno, this is my locker. Ayan. Hindi pa na tidbit. Ayan. This is my locker. May mga pangalan yan. OS, yan. Ayan. Dito namin sinasabi yung mga coverall namin. Na ginagamit. Ayan. Dito kami nagbibihis. Tsaka, okay. Magbibihis na ako. Because mag-aalasize na. Okay na ba yung ship store natin? Ano pa ba? Yung meron dito is, syempre magkaiba yung deck changing room siya. Ito yung deck changing room, mga Cubierta boys. At dito naman yung sa engine room. Ayan. Ito yung changing room na engine. Alright. At syempre may CR din dito. Ayan. CR. Meron ding kaming tinatawag na hospital. Yeah, nakala nyo ah. May hospital din sa barko pero wala na kaming doktor at saka nurse. But, we have a second officer, guys. Sa kanya kami humingi ng mga gamot na at nagko-consult. Okay? Yeah. Okay guys, that's all for today's vlog. Ship's tour at kung ano meron sa barko at abangan nyo na lang yung part 2. Pag di tayo busy, mag-vlog tayo. Thank you for watching my vlog today. That's all. Don't forget to subscribe, like, share, and comment my videos. And sadly guys, I am extended here. Maybe magiging 11 months pa tayo dito. Pakain lang ako COVID. Baka hindi pa ako makauwi because wala, walang malita sa uwian natin. Hindi pa ako makauwi because sa schedule namin is panay extend. September, masana ako first week. Ngayon, mag-October na ba? Sadly, hindi pa kami makauwi guys. But it's okay. Okay lang na hindi pa makauwi. But let's enjoy our life lang. Pray always and God bless you all.